Si Pangulong Puting Jr. ay naharap ngayon sa samot-saring kaso matapos mabisto ang ilang katiwalian na kinakasangkot na ng pamilya. Ayon sa ilang ulat, kasalukuyang dumarami ang mga aligasyon laban kay Kuting na nagdudulot ng matinding kontrobersiya sa kanyang administrasyon. Isa sa mga pinakabagong isyu na lumutang ay ang umani pagmamakaawan ng Pangulo sa ilang matataas na opisyal ng militar na iurong ang mga kaso laban sa kaniya. Ayon sa mga ulat, personal na hinarap ni Kuting ang ilang mga general upang hikayatin silang huwag nang ituloy ang mga legal na hakbang. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan umano sa mga anomalya sa pamahalaan na itunuturing bahagi ng mga katiwalian sa loob ng administrasyon. Sa kabila ng aligasyon, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang tungkol sa isyu. Patuloy na umaasa ang publiko sa mas malinaw na payag mula sa pamahalaan habang dumarami ang mga katarungan hinggil sa mga akusasyong ito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bang Pinas. Ha? Hindi yung ganyang style ninyo, pinakikita ninyo, BBM, DILG, sorry, PNP. Pinapakita, may timing lang PNP eh. Nandun yung mga amo eh. You're just showing to everyone how stupid you are, how stupid President and DILG you are by making yourself look stupid. In mainstream media, itong mainstream media naman, ang mali naman mga tanong ninyo. Mali-mali naman yung mga tanong ninyo na. Eh kasi mag-aral din naman kayo, mainstream media. Ang dami, napaka-obvious naman yung mga dapat itanong eh. Isipin nyo, bakit driver lang? Anong oras ba na ako limbat yan? Anong oras? Kasi may ano yung, may importance yung time. No? Anong oras siya nakuha? Eh kasi ko ako magpapa-operate diyan ng sindikato, eh tatauhin ko ng tulog pa yung mga tao, no? Idadaan ko diyan mga alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga, yung tamang-tamang o alas 3 yung hindi, pero alerto kasi pagka alas 2, alas 3 eh, alerto eh, no? Alam nila yun yung holy hour. Yung tamang-tapang tamang bukang liwayway na nagikab na ganyan na nagjijingle pa siya, kumukurug-kurug pa. Kakapi-kapi pa, gutom, tamad, ganun ba. Bagong gising, nag-stretch out pa yung mga tao. Yun ang perfect time na ibabiyahe ko, na dadaan ako. Pero yun nga eh, dapat meron akong lead scout, meron akong advance party to tell me it's clear all the way. Maandar yung delivery, may harap sa kanya, merong sa likod niya. No? Para kung merong mang biglang sumulpot doon, merong kaharap kaagad. E-encuentro. Para itong dalawa maka-reverse. Maka-withdraw. And then meron silang tinatawag na PRP. Prearranged rallying point. Saan sila? At what point sila? Kung saan sila magtatago? O idadidich nila yung droga. Yun yung pinagtataka ko bakit ang tanga-tanga. Kaya nga sabi ko kanina eh, good news! Malapit nang malutas ang drug war, matapos ang drug war dito sa atin. Bakit? Eh, pinalalabas nila ang tanga-tanga nung ano ito eh, yung battle of the stupid, no? Battle of the no brains, no? Yun yung ano doon. Grabe. So, meron pa ba akong na okay. Paano na hire yung photon, no, yung driver. Ayun nga, tinanong ko kanina, is he a regular client yung tumawag sa kanya na para ma-hire kaya pumayag siya. Is it the first time? Pero paano na i-load yun? Ano ginagawa nung driver nung niloload yung van niya? Ano, nagkakapi-kapi siya, kinausap siya. May pinarap sa kanyang chicks na ano, hindi natin alam eh. So dapat yung mga tanong na yun, nasagot ng PNP o kaya ng mga investigating ano agents. Tapos doon,
tahimik lang ang presidente ng Pilipinas. Eh, bakit sila kating-kating mag-ano? Kasi nga, palabas lang eh. Palabas. Bakit ka magka-ano? Kung ang hinahabol nila, score, edo mas malaki sana yung score kung yung pinanggalingan tsaka yung paroroonan, nakuha pa. Di ba? Hindi eh. Kating-kati sila eh. Eh, mali-mali. Tinitimbang pa, tinitignan pa. Tsaka nag-press conference. Kita nyo nang walang kabalyo-balyo yung ano eh, yung ano nila, thinking nila na akala nila papasok, maluloko na yung taong bayan. Pero iba na ngayon, maraming vlogger eh, maraming vlogger na nag-iisip. Kahit yung mga vlogger na hindi, walang experience, military experience or whatever, nag-iisip sila eh. Alam nila eh, no? A simple person, a simple Filipino can tell, niloloko lang ako nito, but driver lang kasama, 13 billion worth. Giba yung point ko nga sa inyo, 2 million lang o barya-barya lang ang dala ng bangko ng sa mall. Kita nyo, nakabaril pa yung mga pumapasok sa mall. Na, paparado yung paparada sa driveway ng mall, sa SM o whatever mall, o kaya kung saan, establishment. Dadating yung nakabab, isang galing sa kung saan bangko siguro yon, mother bank, no? HQ nila, o kaya sa central bank. Dala-dala, 2 bag na ganyan. O kaya minsan nakikikarga rin yung, ano, yung security. Mga 3-4 na security. May naiwan pa doon sa ano. Naka-trigger pa lahat. Mga hinahin. Minsan ako, may iwas ako. Baka mamaya mag... baka ma-accidental per, tamaan ako. Kaya ayoko tumatawid sa ruta nila eh. Pagka dumadaan sila, pinapauna. Ay, mauna kayo, mauna kayo. Baka mamaya, naka-trigger ka pa. Ginaganong ko pa minsan yung gwardiya. Naka-trigger ka pa, mamaya pumutok yan. Hindi sir, naka-safe. Walang yaw. Anyway, so yung malit na amount, no, yun yung in-stress ko ha, malit na amount, armored car. No? Tangki de gera pa, no? Parang tangki de gera. Armored car with all the security personnel attached to that car. No? 4-5. O 1 team, 7. Nakakatao. Combat boots full pack, nakaitim. Tapos ito, 13 billion worth. Something's not right, really. Kahit 1 billion, maglalaki ka security. Kahit 500 million worth. Kahit 100 million worth. Ano yun, magtapong ka 1 million para sa araw na yon, sa shipment. Because yun lang naman ang delikado. From point A to point B, kasi pera mo yan eh. Investment mo yan. Point A, point B. After that, i-distribute na. Pupunta na dun sa safe house mo yung mga distributor mo. Yung mga pusher. Oh, kundi yung mga trusted mo. Okay na yon. Pero ito, point A to point B. You spend for it kahit nga abuti kang 10 million, 20 million. Kung pinag-uusapan mo naman eh, pusa, 13 billion. Hindi mo pagsasabay-sabayin mo. Hindi mo talaga pagsasabay-sabayin yan ng isang ano. Eh kung itlog nga yan eh. Oh, nabalaho yung ano mo, yung delivery truck mo o nahulog sa bangin. Basag lahat na itlog mo. Pero yung kala BBM tsaka kay DLG nabuo yung alam bugok. sorry sa inyo, pero nakakainis eh, nakakainis. Ginagawa yung kaming tanga eh, no? Ginagawa tayong tanga. Okay, so ano yung intent, no? Ah, sinabi ko na si BBM naging facilitator, no, sa press conference. Pangit eh. Presidente ka ng Pilipinas, ikaw nagde-direct. Huwag na kayo magtanong dito, ha? Kasi under investigation pa. He can only give you some points how it all happened. Pero hinarang din eh. He cannot give you exact details because still under investigation. Tapos lumagi siya sa likod. Anak ng Tokwa. President of the Republic of the Philippines. Have you seen Duterte do that? Na? Eh, Duterte, mura-murahin ka pa eh. Gago ka, official ka, ganun ba, di ba?
Tapos merong patama sila kay Duterte, no? Mali yung drug war ni Duterte. Duterte's drug war was bold. Duterte's drug war was serious. Was determined, no? Was cruel. I want to use the word cruel. But liberating for the Filipino people. Life-saving for the Filipino people. That was the right na drug war. No amount of mga putragis kayo, mga human rights kayo, mga ICC kayo, mga investigator kayo. Yung drug war ni Duterte ang tama. Pagka naglabang, patayin, barilin. Tama yon. Dapat nga yan eh, pagka naglaban yung mga corrupt na opisyal, patayin. pagka naglaban yung mga corrupt natin opisyal, patayin yan eh, di ba? Yung nagigil, yun yung tamang drug war, hindi yung kay Kuting na drug war. Oh, walang namatay. walang namatay. Eh, wala silang ka-idea na itong mga drug lord, itong sindikato, papatay. Kaya nga, dapat maingat ka. Kaya nga si Duterte, sinasabi niya sa mga PNP, no? Kaya mahal na mahal siya ng mga PNP. Nasabi niya sa mga PNP, sa mga operator, huwag kayong magpapauna. Kasi pag kayo nagpauna, yari ka. No? Yari ka. Hindi ka, uwi ka, patay ka na. Para kawawa naman yung asawa mo, yung anak mo, mabalo nga yung asawa mo. Kaya nga, protektado ni Duterte yung mindset. Basta nasa tama kayo, you are doing it for your country, for the people, and then for protecting yourself. Tamang drug war yun. Walang pinipili kahit general. Upakan. Tama yun. Ito. walang barilan, walang patayan, walang namatay. the biggest drug ano. So ano yung intent nito sa tingin ko? Ang intent nito ng nangyari na to. It is a redirection operations. Okay? People of the Philippines, sorry BBM, sorry DILG, ito'y pananaw ko, no? Yun ang honest to goodness kong pananaw. I think you are redirecting the Filipino people's mindset na dinedeviate ninyo yung usapan away from US-Philippines na alliance. Yung pending war with China. Isa yon, dinadivert nyo. Pangalawa, dinadivert ninyo yung usaping pulboronic kayo. Ikaw, BBM, ikaw, DLG, sorry, yun ang sinasabi ng mga tao eh. And I want to prove it na hindi kayo ganon. Kaya nga PNP, AAP, you subject the president and everyone else around him to an honest to goodness drug test. Kayo, presidente, BBM, et al, lahat kayo, I don't give a shit kung ano sasabihin nyo. Ang mahalaga, yung sinasabi ng taong bayan, you subject yourself to an honest to goodness drug test para tapos na ito ang usapan ng droga. Hindi yung gagawa-gawa kayo ng kwento para lang, imbento ba na kwento, para lang ma-divert ang taong bayan na hindi kayo nagdodroga, na ship. Wow! Ang galing! May accomplishment si BBM. Pipikapin niya ng mga ano nyo, mga troll at saka mga bayaran ninyong mga lintik na mga vlogger. Kita nyo, may accomplishment si BBM. Eh, paano? Nainggit kayo. Kay Duterte, hindi ganyan eh. Kaya nga, alam mo, palabas lang eh. Yung 500 kilos, yung 100 kilos, nakakapatayan. Ito, 2 tonelada. Wala man lang armed escort. Stupido. Niloloko nyo kami. Bangko nga, may escort. 2 million, 1 million. Kahit nga 5 million eh, 10 million ang hinahatid ng bangko. Bank to bank, o central bank. Hiram-hiram ba, kunyari. Meron kasing float na lending rate eh. Daily lending rate. Pagka nakulang ng pondo to, hiram siya sa central. No? Nyawa kayo. Tapos nun eh, yan, 13 billion. Diyos ko. 13 billion.
Eh, yung magde-deliver nga ng gulay, may kasama lagi. Yung kamatis lang at sibuyas. Oh, may kasama. Di ba, merong rider dito. Kung maplat may gagawa, may magjajak ng kanyang truck. Tapos meron doon sa likod pa, nagbabantay, baka may nalalaglag doon. O baka may nagnanakaw kasi pagpasok sa Maynila, yung mga bata, minsan inakit na yung truck, kumukuha. O, bigas din ganun. Pag-deliver, merong tao, pahinante. Gulay, sibuyas, pakwan, lahat ng delivery eh. Baboy, di ba sa baboy, kita nyo, may nagbubuo sa likod ng tubig para lang yung baboy hindi init na init. Ang init sa main eh, na ano yung baboy. Kaya nga, merong drum doon ng tubig, may tabo, pinapaliguan yung ano, yung baboy. Lagi may kasama yung driver. Kasi kawawa siya. Kung wala siyang kasama at may abiryang nangyari, hindi niya pwedeng iwanan yung truck. Hindi niya pwedeng iwanan yung sasakyan. Lalo yung laman ng sasakyan. Eh, 13 billion worth, Diyos ko. Laki yung kasama, kaya ang kalokohan yan. Niloloko niyo yung taong bayan. So, the intention is right redirection. Mawala yung issue sa drug use ni BBM. Maship yung attention. Maship yung wala sa gera, away from China, West Philippine Sea. So, they can do what they want. Tapos dito, away from Chacha, away from all the issues. And then, para yung hindi mapag-usapan yung maisog rally na yan. Yung ganito-ganito, yung ganun, na epekto ng rally at yung mga issue against sa BBM pa et al, para hindi mapag-usapan yung mga nakawan na yan, is all redirection. Redirection of mainstream media and SOCMED. Bloggers. Kita nyo ngayon ang laman ng bloggers? Oh, di ba? Yan. yung biggest hole, kaya nga lang, ano eh, backfire eh, no? Ang pinag-uusapan ngayon is peke. Pero at least pinag-uusapan pa rin. So, nawala ngayon yung issue sa, wow, galing sa Amerika, ano pinag-usapan? Wow, magkakagera na. Wow, magbabalikatan na this month. Wow, ano kaya? O, di ba? Animal tong ano na to, administration na to. Sorry do sa mga PM mayor na naniniwala sa kanya, no? Sorry. Sorry mga sir, no? Sa mga upper class ko, sa mga underclass ko, you report to me. you in athletic uniform, squat trust lang. Ne, pero gentlemen sa no. Mga pare ko, mga kabalyero, mga sir, mga upper class, no? Is this the kind of government that you want to run this country? AFP-PNP, is this the kind of commander-in-chief that you will respect and you will offer your lives? Sacrificing yourself na to the point na pwede kayong mawala, maulila ang pamilya ninyo. Hindi ako nagsosow ng ano ha, hindi ako nagsosow ng discontent, etc. You have minds of your own. Meron kayong sarili niyong isip, AFP-PNP. Ang sa akin eh, salitang upper class lang, salitang kabalyero lang, salitang PM mayor. From one PM mayor to another. Damay na yung mga non-PM mayor, damay na yung mga sundalo, etc. etc. From one soldier to another. Tama yung sinabi ni Alvarez. Tama yung sinasabi na nakalagay sa konstitusyon. Sinasabi ko yun, ito, taong bayan, konstitusyon, government, di ba? Pero mga Pilipino, tama naman yung sagot ng AFP at saka ng PNP na sinasabi their loyalty is to the constitution and to the Filipino people. Ang linaw na sinabi ng AFP. Hindi nila sinabi na their loyalty is to the president. Sinabi ba nila yon? Their loyalty is to the president? Hindi. Sinabi nila, their loyalty is to the Filipino people. And I appreciate that so much, mga kabagang, mga AFP at PNP. Ibig sabihin, hindi pa nako-close yung ring. Alam niyo pa rin yung sinasabi niyo. Kasi pagka kayo nabili na at kayo
eh mga juts na rin, mga bangag na rin, ang sasabihin niyo, our loyalty is to the president. We will protect the commander-in-chief. Hindi. Sinasabi nila, they will protect the Filipino people and the Constitution. Ang linaw nun. And what does the Constitution say? That the duty of the armed forces is to the people, to the sovereignty, to the Constitution. Ang linaw nun. Okay? Tapos sinabi pa, their loyalty is not to one political affiliation. Their loyalty is to the Filipino people. So kahit nagbabangayan ang Marcos at Duterte, ang armed forces, sige, bahala kayo, mag-away kayo, mga politiko, mag-away kayo. Pero kami, pang-taong bayan lang kami. Kaya kayo, taong bayan, alamin ninyong maigi yung sinasabi ng inyong armed forces at ng PNP. At ako napunta rito. Pinag-uusapan natin, droge. Oh, ang inyong AFP at PNP, kung ano sinasabi nila, you read between the lines because they're communicating to you. No? Ewan ko, bakit ganun na intindi ko? Pero sa akin, wow, galing. Sinabi nung dalawang spokesperson, yung babaeng dalawa, PNP at AFP, nasabi nila, their loyalty is to the people, defend the people, protect the people, the constitution, o di ba? Yan malinaw. Kayo taong bayan, you better know what you want. Kung gusto niyo ng ganitong klase ng palakad, abe, go ahead. Kung gusto niyo ng hindi tama to, you stand up for what you think is right. Eh kagaya ngayon, eh mali, eh di sabihin kong mali, mali itong ginagawa na to, niluloko tayo eh. Okay, so ang benefit nito, eh para trophy points kay BBM. At para tirahin na rin si Duterte on his war on drugs, na palalabasin, kita mo yung war on drugs mo, ang dami mong pinatay, o ang dami mong pinapatay. Pero hindi ka naman nakahuli ng ganyang kalaki. Hindi ka gaya sa amin. Wala pang namatay, pero nakahuli kami ng the biggest hole in the history of this country. Oh, di ba, Duterte? Sabay. Oh, di ba, mali ka? Yun nga eh. Kaya nga, may patama pa kay Duterte. So, in conclusion, it benefits BBM to speak about this, na nagpa-press con sila, pero actually, sila na rin ang cause ng mga mali. Maling-mali-mali talaga kasi halatang-halata na they're doing it wrong. They're doing it improper yung tirade. You do not, pagkaganyan kasi na lalo na hindi siya, walang intel info, chance. Kaya, walang intel info, kaya chance na checkpoint. Regular checkpoint, pumasok, boom, huli. All the more dapat nagkaroon ng pag-tighten na lumabas yung scoop na yan sa media. Dapat walang press con. Kasi opportunity na nakulimbat. Assuming na totoo yung 2 tons na delivery, na transport ng droga. Because ang dapat malaman dyan, yung pinanggalingan, kahit bugbugin mo yung driver, sorry na lang sa human rights niya, bugbugin mo because there is something more important dun sa kanyang well-being. Of course, you preserve him. Yung buhay niya ba? Pero you need to tactically interrogate the person para malaman mo yung before, yung pinanggalingan, at yung papupuntahan niya para ma-operate sabay-sabay yun. Because yung timing mo ng reaction time mo is so short kasi alam nila what time ka umalis and what time ka ini-expect, nahuli ka. Kaya dapat bulabugin mo sabay-sabay, boom, kunana, para hindi makatakas. O, diba? Eh, takot yung main driver. Pag hindi ka nag-cooperate, yari ka. Habang buhay ka, yari ka. Tignan mo yung kargado mo. 2 tonelada yan. Bla, 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 bla. Tapos, ano. Magsalita, yan. Talagang alam mo na palpak eh. Okay, so it benefits BBM to say all those things na may ganyang operation and all that. Bottom line, para siraan din si Duterte, no? Bottom line, I would like to say na mga Pilipino,
Yung drug war ni Duterte is the best type of operations or campaign, I would call it campaign, the best campaign in my humble opinion, unsolicited opinion, it is the best na nakita ko na style, Philippine style na operations na kahit naging madugo siya, eh, naiiwas nila ang bansa natin na maging narco state. Na yung sinasabi niya noon na 6 months tatapusin niya, because ang pagkakasalita niya na yon na 6 months lang tatapusin niya is from the point of view of a mayor. Grabe na pala. Kumbaga sa Lord of the Rings, talagang Lord of the Rings, ang daming drug lord. Tapos yung mga paninira ng mga iba na kalaban niya na si Duterte mismo ang drug lord, bla bla bla. Ang problema nga eh, hindi na nasugpo lahat eh. Naubos din yung time niya as president. Pero yun yung honest to goodness na masasabi ko in my humble opinion na tamang-tama na Philippine style na war on drugs, no? Mabait siya pagka kinakailangang mabait. Pero walang ya siya, brutal siya pagka kinakailangang maging brutal. Kaya nga the best eh. Ano siya, yung opposite na pole, north-south pole, no? Kumbaga sa magnet, di ba? Walang ya ka dito.